Let's go mga kachika, samahan nyo ko sa bagong showbiz updates, at kung bago ka sa aking channel maaari lamang mag-subscribe ka muna, salamat! Hindi mapigilan ni KC Concepcion na matuwa tungkol sa kung paano ang kanyang matalik na kaibigan na si pop superstar Sara Geronimo ay ikinasal na ng mahigit isang taon. Paulit-ulit na ipinaalam ito ni KC Concepcion sa asawa ni Sara Geronimo na si Mateo Vidicelli, na naging panauhin niya sa pinakabagong yugto ng kanyang online show na Kitchen Collabs, kamakailan. Habang natututo kung paano magluto ng pasta sa paraang Italiano, sinuri ni KC Concepcion si Mateo Vidicelli tungkol sa kanilang buhay may asawa at kung paano ito binago nila ni Sara. Sabi ni KC kay Mateo na sabihin mo sa iyong asawa na mahal ko siya. Masaya ako para sa iyo. Alam mo na 100% ang suportado ko sa inyo. In fairness sa iyo, ang galing mo. Pagbabahagi ng isa sa maraming mga bagay na natutunan niya sa ngayon, sinabi ni Vidicelli. Alam mo ang isang bagay na natutunan ko tungkol sa buhay may asawa ay mag-sorry lang. Sorry love, kasalanan talaga ko sorry. Kahit hindi mo kasalanan, sorry ka lang ng sorry. Paniki. Tinanong ni KC Concepcion si Mateo Vidicelli kung paano siya pinapakinggan ni Sara Geronimo araw-araw. Ano yung sweetness ni Sara? Para matuto naman ako. Ako na yung matututo kay Sara. Dati ako yung nag-share sa kanya, she said. Kung saan, sumagot si Vidicelli, sobrang sweet ni Sara. Talagang she is a very, very caring wife. Ipinaliwanag din ni Vidicelli kung gaano siya napapalad sa pakiramdam na ilaan ang natitirang buhay kasama ang babaeng mahal niya. Inirerekomendad ko talaga ang pag-aasawa sa lahat hanggat nahanap mo ang perpektong taong iyon, bilang pag-ibig tulad ng nahanap mo ang pagtitiwala sa pagitan ng dalawang tao, aniya. Talagang naiiba ito sa bawat tao ngunit napakapalad ko na nahanap ko si Sara, ito ay tulad ng dalawang taong nagkabanggaan, synergizing at nagiging mas mabuting tao. Kailangan mo lang magmahal ng matapat at magtiwala. Yun, lang naman talaga, he added. Nang tanungin kung ano ang nagpapatibay sa kanilang dalawa sinabi ni Mateo na napaka-transparent namin. Napakatapat niya, tapat kami sa bawat isa. Napakahalaga nito. Hindi mo may tatago ang mga bagay sa isa't isa. Sa pagtatapos ng vlog, ipinahayag ni KC Concepcion kung gaano siya kasaya sa mag-asawa, idinagdag na hinahangaan niya silang dalawa sa paninindigan para sa kanilang pagmamahal sa isa't isa. Inimbitahan din ni Mateo si KC Concepcion para makapag-bonding sila ni Sara habang nagluluto. At nangyari na ang bonding nilang magkakaibigan dahil sinugod ni KC ang bahay nila Mateo at Sara. Isang bonding ang naganap kasama din ang mga babies nila. Makikita sa video ang masayang bonding nila at kung paano sila nag-enjoy sa isa't isa. Kasama si Teacher Jorchel at ilang mga malalapit na kaibigan ang nakipag-bonding sa mag-asawa. Pagdating sa paglalakbay, ang jet-setter na si KC Concepcion ay sigurado na maraming mga sasabihin. Prangka, niyang ibinahagi ang kanyang mga obserbasyon tungkol sa kanyang kamakailan lamang na kaibigan sa paglalakbay, ang manlalakbay na sinubi na si Sara Geronimo na nagpunta sa isang paglalakbay ng walang chaperone sa kauna-unahang pagkakataon. Ngunit, alam mo kung ano, gumawa kami ng isang punto na huwag siya tretuhin tulad ng isang batang babae, dahil malinaw naman, halos pareho kaming edad, at the same time, alam niyang isa na siyang dalagang babae. Kaya't tinitiyak namin na huwag iparamdam sa kanya na siya ay isang sanggol dahil ito ang mga bagay na kailangan na matutunan sa edad na iyon. Naalala ni KC Concepcion kung paano nagbago si Sara Geronimo sa kanilang paglalakbay sa Rio de Janeiro. Si Sara Geronimo at KC Concepcion ay nagtungo sa Brazil upang makapanood sila ng isang konserto ni Madonna. Pagdating sa paglalakbay, ang jet-setter na si KC Concepcion ay sigurado na maraming mga sasabihin. Prangka, niyang ibinahagi ang kanyang mga obserbasyon tungkol sa kanyang kamakailan lamang na kaibigan sa paglalakbay, ang manlalakbay nubi na si Sara Geronimo na bumiyahe ng walang chaperone sa kauna-unahang pagkakataon. Isiniwalat ni KC kung paano nagbago si Sara sa kanilang paglalakbay sa buhay na buhay at masikip na lungsod ng Rio de Janeiro sa Brazil. Sa 6 na araw na biyahe na ito mula 1 Desyembre hanggang 6, 2012, sina Sara at KC ay nagbiyahe kasama sina Jorchel dapat sign ng dance group na G-Force.
Nang tanungin tungkol sa paglalakbay na ito noon nila sa Brazil, inamin ni Casey na gampanan siya bilang ate ni Sarah pag-alala ni Casey. But you know what, we made it a point na huwag siya tretuhin tulad ng baby girl dahil malinaw naman, halos parehas sila ng edad, at the same time, alam niyang isa na siyang malaking babae. Kaya't tinitiyak nila na huwag iparamdam sa kanya na siya ay isang sanggol dahil ito ang mga bagay na kailangan nating matutunan sa edad na iyon. Panipi, Martin, kaya't bakit mo ipinapalagay ang papel na iyon? Casey, well, ito ang kanyang unang pagkakataon. Siya ay huli sa araw-araw, narinig ni Casey noon at sabi ng concert king na naging late night talk show host. Inamin ni Casey, kaya lahat kami ay huli sa ilang mga oras. But meron mga time talaga na bigla siya, Sarah, magpapak kasi syempre natututunan niya ang lahat. Ang lahat ay bago at ang lahat ay karaniwang ginagawa para sa kanya dahil kailangan niyang ituon ang pansin sa kanyang trabaho. Kaya't nagsimula lang siyang magbalot ng napakabagal, tinitingnan ang lahat, sinusubukan na makuha ang mga leksyon niya pero may times talaga na nag-switch na kami ng itinerary kasi hindi namin naabutan, kasi marami siyang inaayos. Ngunit nakakatuwa dahil sa pagtatapos ng araw, talagang nagbago talaga si Sarah mula sa unang araw hanggang sa huling araw na naroon sila. Panoorin natin ang naging pagsugod ni Casey sa bahay nila Sarah at Mateo at ikinagulat pa nila nang biglang sinugod rin si Casey ng mga aso ni na Sarah. Isa ka bang showbiz fan na laging naghahanap ng bagong chika, maaari lamang mag-subscribe dahil ang channel na ito ay nag-upload ng 2 hanggang 3 beses sa isang araw, maraming salamat. Madali ka naman kasi, Labi. Bakit walang push-up, Lab? Wala bang push-up yan? Stricto namang trainer ko. Dapat kayo push-up, di ba? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ano mga kachika, kita-kits tayong muli sa mga susunod ko pang mga showbiz updates. Please like, share and subscribe. Pakihit na rin ang notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang upload. Again, maraming salamat.